guys, good afternoon and welcome to my second vlog. So for today's vlog, we're gonna do an unboxing vlog. We're gonna unbox my new Jadon boots from Dr. Martens. Mabilis ang intro lang to guys kasi aalis kami today. And a lot of you want to buy this particular boot. So if you wanna know more about these chunky boots, please keep on watching. So here is it na. Meet my new baby. Sobrang excited pa rin talaga ako dito sa boots na to kasi I've been eyeing these boots since last year pa talaga. Alam yan ni Hardy. So, yeah, speaking of Hardy, ito yung gift niya last February for Valentine's Day. So, alam niya kasi na gustong-gusto ko tong boots na to. So, ito na lang niregalo niya. So, nung binili niya to, kasama niya ako. Kasi hindi siya sure kung anong size yung kukunin niya for me. Kasi mayroon na pala akong isang Dr. Martens, which is the 1640 na boots nila. That was given to me last 2017. Gift yun ng mother ko. So, medyo matagal-tagal na rin siya. So, ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng bagong boots. So, yeah. Nung binili namin to ni Hardy, pumunta kami sa isang shop sa downtown kasi just to make sure na sa sizes nga. Kasi I was planning to get the size 7 ulit. Pero kasi yung nabili namin ng mother ko, binili namin yun online. So, size 7 yung kinuha niya. Kasi nga, ang size ko talaga sa mga sapatos is size 6.5. So, nung binili namin yun, wala kasing sizes na parang any half sa Dr. Martens. Lahat like sakto, like size 6 or size 7 lang talaga. So, no choice kami ni mother that time. So, size 7 kami pumunta. So, nung dumating dito yung size 7 na boots, mukha akong McDonald's. So, sobrang tagal ko yun hindi nasuot. For how many months ko yun hindi nasuot. Kasi nga, sobrang laki niya. So, tapos na pagkakamalan pang McDonald's kasi nga color maroon yun guys. So mukha talaga akong McDonald's. So nung binili namin to, punta kami sa shop. So sabi sa akin ng sales lady, like parang kunin mo na lang yung size 6 kasi sabi niya size 7 din naman daw yung paa niya. Pero yung kinuha niya sa Dr. Martens is size 6 kasi nga daw, tawag dito, nag-expand naman daw yung Dr. Martens kahit suotan mo siya ng thick socks. Kasi nga, sabi ko sa kanya, nagsusuot ako ng thick socks pagka winter. Kasi nga, syempre, gagamitin ko to pang winter, diba? So, yeah, tapos, pwede ka naman daw ibalik just in case na hindi ako comfortable. Basta ilakad ko lang daw sa loob ng bahay kasi pag nadumihan na daw yung ilalim ng boots, hindi ko na daw siya pwede ibalik. So, sinuot ko siya for an hour sa loob lang ng bahay. And so far, guys, hindi sumakit yung paa ko. Like, comfortable lang talaga siya. And sinuot ko siya with a thick socks, guys. So, para alam ko kung pag winter, kung pwede ba siya gamitin or hindi. So, hindi siya sumakit. So, hindi ko na siya binalik. So, andito na siya. So, since last February, hindi ko pa rin siya sinusuot kasi gusto ko munang i-unbox sa inyo para makita niyo rin, 'di ba? So, para magkaroon din kayo ng idea about this chunky boots kasi ang daming gustong bumili nito ngayon. Kasi nga sobrang ganda niya, lalo na kung mahilig kang mag-aesthetic styles or mga vintage styles na mga forma, mga ganun. Bagay na bagay 'to doon kasi nga chunky boots 'to. So, mga 80s style, mga 90s. Ewan ko anong year. Basta old style siya. So, sobrang ganda niya talaga. So, yeah. Here is it na, guys. Sobrang ganda niya. Like, sa personal. Sobrang ganda niya talaga. So, ito siya. So, sakit. So, double kill. So, ang gusto ko talaga sa sapatos, sa boots na to, hindi lang yung pagka-chunky boots niya. Ito rin, yung zipper niya, kasi
yung sabi ko nga sa inyo, may isa na akong boots, which is the 1640 na Dr. Martens. Wala siyang zipper. So, medyo hassle siya pag isinusuot mo. Lalo na pag pupunta ka sa mga party sa winter. Tapos, papasok ka sa loob ng bahay, tapos tatanggalin mo yung boots mo. So, sobrang hassle niyang isuot ulit. So, itong boots na to, de-zipper siya. So, mabilisan lang siyang nasusuot. Which is good. And then, yung sole niya rin, may thick, shitek, ganyan. Makapal din. So, binibigyan niya ako ng height. Like, nagmumukha akong matangkad kasi 5'2 lang ako. So, maliit lang ako na babae. So, pag suot-suot ko to, nagkakaroon ako ng height. So, yeah. So, ito yung isa pa. Pakita ko rin sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Pareso naman sila. Yan. For, ano, thumbnail, guys. So, yeah. Ito siya. Color block para maiba naman dun sa isa, para hindi sila parehas ng isa kong boots na Dr. Martin. So, ipapakita ko rin pala yun sa inyo para may idea kayo sa itsura niya or what. Well, pwede na naman yung research pero gusto ko lang ipakita sa inyo. So, ito siya. 2017 pa to, guys. So, ito siya. Gamit na siya kasi nga sobrang ganda. Ang ganda lang niyang iporma din. So, yeah. Wait, yeah. So, ano na siya, marami na siyang gasgas, as you can see from the video. So, marami na siyang gasgas kasi nga, lagi ko itong suot. So, yeah, size 7 to. So, makita niyo yung difference kung gaano kalaki. Wait lang. Wait ako sa inyo. So, ito yung size 7, ito yung size 6. So, pagka pinagdikit natin sila. So, yeah. May konting gap. Basta mas malaki itong tingnan sa akin kasi maliit lang ang, yung payat ang legs ko. So, pag nagsuot ako ng malalaking sapatos or boots, nagmumukha na akong McDonald's. So, yeah, kailangan ng sakto lang. And, marami rin palang nagsasabi na hindi comfortable ang Dr. Martens. Ganyan din ang sinasabi ko dati bago ako nagkaroon ng Dr. Martens kasi boots nga siya tapos sobrang bigat niya sa paa. Pero through the years naman na magagamit mo siya, masasanay ka din. Like sobrang masasanay ka. Hindi mo na masasabi na ang comfortable niya. Talagang masasanay na lang talaga yung paa mo kasi ganun din ako eh. Nasanay na lang din ako. So nung nasanay na ako, sobrang na-inlove na ako sa Dr. Martens kasi wala, sobrang cool niya lang tignan. Like, tignan niyo, ang ganda-ganda niya. So, masasanay din kayo. So, yeah. And ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura niya pag suot. So, yeah, yun lang. That's all guys. Thank you for watching my second vlog. So, if may mga gusto kayong ipagawa or ipa-challenge or what or ipa-unbox or ipa-haul, basta lahat na, just comment down below para may mga ideas ako.